What's up guys? Ngayon gagawa ulit tayo ng video kasi nakakalimutan ko na ata gumawa ng video, hindi na ako updated sa mga YouTube ko or isa lang palang YouTube ko. Ang gagawin nating video ngayon is ipapakita ko sa inyo kung paano lumago yung mga bulaklak ko after 2 months. So samahan niyo po ako guys, tara. Pupunta tayo sa garden. Ito na yung mga bulaklak ko. Ito. Lumago talaga siya ng napakadami. Papakita ko po sa inyo yung ano, ilalagay ko yung link yung first video ko kung gaano siya kaliit. Pero syempre, kung gusto mo siya laging fresh tingnan, dapat tatanggalin mo yung mga tuyo na mga bulaklak. Kasi pag nandyan yan, hindi siya healthy. Kasi may mga tuyo, or dry siya. Compare mo sa wala talaga siyang ano, tuyo. Parang ano lang, ang sigla lang niya tingnan. Na ang sarap niya tingnan pag wala talaga siyang ano, pag wala siyang mga dry na bulaklak. Kailangan mo talaga pagtiyagaan kasi ako minsan every 2 days ko siya tinatanggalan or dapat nga kung may time ka talaga dapat araw-araw, pero pag wala ka namang time, pwede mo naman siya every 2 days, 3 or at least 3 times a week para hindi naman masyadong pumangit yung mga bulaklak. May konti pa siyang dry. Niremove kasi ng asawa ko kanina yung ibang ano. Alam mo na, hindi tayo kataasan. Siya yung minsan nagre-remove dito kasi nakahanga. Yun lang talaga gagawin mo para maging healthy siya lagi. Kailangan siya talaga bawasan. Dito na naman tayo sa fishbowl. Ayan, yung mga koi kami. Dito naman tayo. Ito, dami niyang dry. Kasi wala kami dito na weekend. Kaya hindi ko siya naririnig. Medyo, ito medyo matigas yung ano niya. Kahit dry niya. Thank you.
ito, nung humangin siya, dapat yung ano, yung kabilang side niya. Kawawa naman. Last video natin. Ito na yung dahlia ko, guys. Lumago siya ng lumago. Ang daming dahon. Ang dami niyang ano, mga baby flowers. Ito, kailangan natin i-remove ito kasi patay na siya, diba? Meron pa nakatago dito. Sobrang dami kasi niya ng dahon. Nasa nakatago pa siya. So, ito na yung garden namin. Ayan siya. Adok na na. Green na green talaga. Ito lang yung mounting garden namin. Maliit, pero masigla yung mga dahon. Masigla naman siya tingnan kasi yung mga dahon sobrang sarap sa mata tingnan yung green. Here you are. Oh, ito nga pala yung ano ko, guys. Pilargon niya. Nasira kasi siya. Na siya masyadong fresh. Pero marami namang mga bago. Tubo din yan. So, ito na po yung fertilizer na nilalagay ko sa ano. Binibigay ko sa mga bulaklak ko. Surfinia. Hindi lang siya sa surfinia, kundi sa lahat na mga nakalagay na mga bulaklak na nasa balcony, sa mga taras nyo. Pwede din siya. So, isahan lang siya. Kahit nakalagay, ang main talaga niya is para sa surfinia. Pero, inano ko na siya lahat.
dun sa pelargonia ko at saka sa dahlia. So, at least 2 to 3 times per week siya, dapat mabigyan mo talaga siya ng vitamins niya para tuloy-tuloy yung pagdami ng mga bulaklak niya. So, ayun lang guys. Ito yung ginagamit ko kasi naka-ano na siya. Good for 5 liters talaga siya. So, kasyang-kasya siya. Hindi mo siya pwedeng diligan ng nakagamit yung hose kasi malakas yung tubig pag ano. Malakas yung agos ng tubig niya. Nasisira yung mga bulaklak. So, kailangan mo talaga, pag may ganito kang klaseng bulaklak, kailangan mo talaga magtyaga nito. Kasi, ito pwedeng gamitin. Kasi sobrang lakas ng ano niya. Impact sa tubig. So, masisira yung ano niya, masisira. Nagda-down siya lahat. So, that's all for today's video. Sana nagustuhan nyo guys. Kung bago po kayo sa channel ko, please subscribe my channel, like and share. Ayun lang po guys. Salamat.